Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added on to you. Darating yung mga gusto mo. Darating kahit yung hindi mo hinihiling, ibibigay niya sa'yo. Lahat ng ito ay mahalaga pa rin. Pero unahin mo siya. Seek Him first and everything else will follow. Yun nga daw ang ibig sabihin ng pag-unlad. Hindi lang sa negosyo, sa trabaho, sa negosyo. Kahit sa relasyon na inaalagaan mo. Kahit sa buhay mo. Kahit sa pagkatao mo. Gusto mong umunlad? Gusto mong mag-flourish? Unlad! Unahin natin lagi ang Diyos. Unlad. Kaugnay ng tithing, ang mga Hudyo, offering their first fruits. Meron silang first fruits. Ulitin nga po natin, first fruit. Anong pururot? First fruits. Kung ano yung unang bunga. Ayun. Namunga yung guyabanong gusto mo. Ito na ang bunga. Ay, teka. Kay Lord muna. Ayun. Unang anak, lalong-lalo na paglalaki, the best. Panganay na lalaki, ialay kay Lord. Anak ng hayop na inaalagaan, unang anak. Kaya, maganda yung tithing eh. Kaya, maganda yung first fruit offering eh. Bakit? Kasi parang, yung 10% ko, Lord, ito para sa'yo. Kahit mga ilangan ako ng pera, kahit may kailangan ako ng panahon, hindi ko gagalawin ang pera at panahon na laan ko na para sa'yo. Kaya maganda yun eh. Kasi una talaga lagi siya. At bakit pa mas maganda? Kasi may risk ang first fruit. Bakit may risk ang first fruit? Eh yung unang bunga ng guyabano, inaalay mo na. Paano pag hindi na namunga? Nga. Diba? Yung unang anak mo, naialay mo na. Paano kung hindi ka na manganak pa? Yung unang anak ng hayop, paano kung hindi na? Yun nga. Doon papasok ang iyong pananampalataya na para bang, Lord, uunahin kita. Kung ano para sa akin, ikaw nakakalam. Ikaw nang bahala sa akin at sa pamilya namin. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So dapat ganun! Meron nga akong napakinggan minsan eh. Ang sabi ba naman, kinakailangan daw lahat tayo may financial finish line. Ano yung financial finish line? Yun bang mag-iipon ka? Tapos, meron kang projection. Ito ang kailangan kong pera. Kasabay na dyan syempre, nakapagpatayo ka na ng bahay, nakabili ka na ng sasakyan, merong pang health insurance na, may pagpapaaral na sa anak, maging sa mga apo. Financial finish line. Pag naabot mo na yon, okay na. Jing! Mas magbibigay na ako, mas magsaserve na ako, mas tutulong na ako, mas magpapakabuting tao na ako. Again, yung financial finish line, huwag mong isipin sa pera lang yan, sa lahat yan. At kapag nakamit ko na ang lahat ng yan para sa akin at sa pamilya ko, ay, asikasuhin ko naman yung mga dapat na gawin ko bilang isang Kristiyano para sa Panginoon ko. Sa unang dinig, parang maganda, pero naisip ko, di ganun pa rin, si Lord huli pa rin. At kailan darating yung finish line? Eh, susulpot lagi. Eh, finish line. Susulpot yung iba mong pangangailangan. Ay, sige, hindi lang pala ito dapat kong ipunin. Meron pa. Ah, dige, di ba? At kung yung huli, ang ibibigay mo sa kanya, tama, ang huli man, naihabol din. Pero huli pa rin. Huwag kang magdakda ng takdang araw na kapag dumating ang takdang araw na ito, Lord, ang lahat na ibibigay ko, unahin nga kita sa buhay, sa puso ko. Huwag! Huwag yung takdang araw, kundi yung araw-araw unahin mo ang mga para sa Panginoon sa iyong buhay. Kung kinakailangan tumulong, kahit hindi kasama sa budget mo, tulungan mo, nangangailangan eh. Kung makatok ang Diyos sa puso mo, kung kinakailangan mo mag-donate, kahit na papaano, ay, hindi ko alam kung babalik ito, kailangan ko rin ng pera, pero sige, kailangan eh. Kung kinakailangan mong kausapin yung tao kahit busy ka, o sige na nga, kahit busy ako, kakausapin kita, kasi may problema ka eh. Yung doing, giving some extra mile. Yung ganun ang hinihingi sa Panginoon. And I tell you, mas marami tayong biyayang matatanggap ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kapag kalkulado lagi ang binibigay mo sa Kanya, kalkulado rin ang ibibigay niya sa'yo. Pero wag mong bilangin! Go on lang! Ang mga pag-isikap, sakripisyo, at pagbibigay na gagawin mo, sinisigurado ko sa'yo,
mawiwidlang ka. Hindi mo mabibilang ang mga blessings, spiritual, financial, material blessings na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdirimang na ito, mga kapatid, ha? Tumulad tayo dun sa dalawang babaeng balo. Kahit hirap, magbigay. No one is so poor that he cannot anymore give. Kahit konti, may bibigay ka. Di lang pera. Kailangan mo pang magbigay ng pangunawa? Sige. Kailangan mo pang magbigay ng pagkapatawad? Sige. Kailangan mo pang magsakripisyo? Oh. Maging tulad tayo ng mga disipulo. Iniwan ang lahat para kay Kristo. Iwan mo yung pride mo. Iwan mo yung comfort zone mo para makatulong ka sa ibang tao. Maging tulad tayo ng mahal na ina. Inabandona na ang personal na plano niya para matupad ang mas magandang plano ng Diyos para sa kanya. Be like these people! Maging komportable kahit sa mga uncomfortable situation na beyond our control. Hindi according to our plan. Yung bang masasaktan ka kahit konti sa pagbibigay. At sa mga pagkakataong ganito, mas lilikha ang Panginoon ng milagro. Kasi hindi mo mamamalayan, ay, bumalik na. Hindi mo mamamalayan, ay, nagawa ko. Hindi mo mamamalayan, ay, nakamit ko sa kabila ng kakulangan mo. Kasi inunan mo ang Diyos sa buhay mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa malalapag diriwang na ito.